Sa ating mensahe, I'd like to invite you now to stand and open your please your Bibles to Ephesians chapter 3, and let's be reading verses 14 down to verse 21. Ephesians chapter 3 and verses 14 down to verse 21. Ang huling bahagi po nito na verse 21 ay napakapamilyar sa ating lahat sa Lighthouse Bible Baptist Church. But here the Apostle Paul writes to the church doon po sa Epeso, a church na katulad din po natin ng mga mananampalataya, ng mga nabautismuhan, at gumagawa ng gawain ng Panginoon. Ang sinasabi ni Apostle Pablo ay ganito, "For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole world, or of the whole family in heaven and earth is named, that He would grant you, according to His riches, to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen." So umaga pong ito'y pag-uusapan natin ang luwalhati ng Diyos sa Eklesia. The glory of Christ in the church. At nadoon po yan sa verse 21. To Him be glory in the church by Christ Jesus. Alam po natin lahat dito sa Lighthouse na wala nang ibang luwalhati, no, na ibinibigay o mayroon ang church na ito kundi ang luwalhati ni Kristo. Amen? Ngunit nais po nating maunawaan kung paano ang luwalhating yan ay nagiging totoo at kung paano ito'y namamanifest. Dakilang Diyos sa aming pong pagdako sa iyong salita, dalangin namin, Panginoon, na bigyan niyo kami ng mga puso at isip na bukas sa iyong katotohanan upang ang iyong katotohanan patungkol sa luwalhati ng Diyos sa aming kalagitnaan po ay maihayag, ay makita sa lahat ng aming pagkilos, Panginoon, sa aming pagiging iyong eklesia. Dalangin din po namin, Panginoon, na gamitin mo ang mensaheng ito upang ang katotohanan ng kaligtasan kay Kristo Jesus ay maging maliwanag po sa lahat. At ang lahat ay tutungo sa iyong luwalhati, sa iyong kalooban, Panginoon, at sa iyong kaluguran. Sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Please, you may be seated now. Sa atin po mga tao, pag sinabing glory, o kaya maluwalhati, o glorious, tayo po ay nag-iisip ng mga bagay na siguro'y magaganda, maliwanag, katangi-tangi. Kaya glorious. Ano po? Subalit, ang dapat po nating maunawaan ay yung glorious na sapat at glorious na tama sa harap ng Panginoon. Sa atin pong pagiging eklesia, sa atin pagiging church, tayo ay maraming tao. Ang church po talaga kasi ay mga tao. Amen? Mga mananampalataya. At dito sa Lighthouse Bible Baptist Church, ang ating itinuturo ay hindi lang tao at hindi lang ligtas, kundi mga mananampalataya na mayroong commitment sa Diyos upang sila'y mabuhay ng maayos sa kalooban ng Panginoon, na may pagsunod, ng may katapatan. Ano po? At ang lahat ng tinuturo ng Panginoon sa kaniyang salita ay ating inoobserbahan.
Amen? Gayun po ang church. So, naunawaan po natin na bilang church ay we need to be one in doing something. One in working out something. All for the glory of God. Marami akong pwedeng gawin na siguro ay sabihin kong maganda o kaya naman ay magandang performance na bibigyan ng recognition ng lahat. Subalit kahit ano ang gawin ko, mga kapatid, I can only do that as one. Ang gusto po natin is this, that we can do something together because of what we are, because of who we are as a church of the Lord Jesus Christ. Amen? Ito po mga panahon na ito ay maraming mga nagagandahang building. At sa mga nagagandahang building na yan, magtataasan, pumunta lang kayo sa halimbawa, yung lugar ng Ortigas o kaya Makati, maging ang San Juan. Nako, dumadami na po ang mga matataas na mga buildings. Nung araw pag ikay umakyat sa building, sigurong 10 stories parang ang taas-taas na. Mga kapatid, meron na po tayo mga buildings dito sa Pilipinas na ikay 40 ang, halimbawa, 40 stories. Ano po? Doon sa likod ng antel. Sa loob ng isang taon, no, nagsimula yung celebration office doon at naroon kami ng parang Abril yata last year. Inokupay yung isang, meron doong hinuhukay pa. Aba, isang taon nasa 43 floors na po sila. Sa loob ng isang taon, isipin mo, pambihira, napakabilis. Ang sabi sa akin, itong building na yan, ang una ay kang building ng Uni Oil. Anyway, napakaganda ng ginagawa nila doon. At sa pagtaas ng mga buildings, nakikitaas din naman ng mga building ng mga simbahan. O, hindi ba? Yung iba, syempre. And all the glory that would be seen would be based on how their buildings look like. Kaya tayo po dito, hindi naman kasino, pero nauna po tayo sa mga Bible Baptist churches na magpatayo ng medyo malaking gusali. You know, early on, nung tinatayo po natin ito, nung nasabi ko, magsisimula tayo magpatayo ng isang building na malaki na mag-accommodate ng 1,000 tao. Marami po nagtaasan yung kilay. You know? Sabi, nung lalo na nung sinabi ko, gigibain natin itong lumang building na ito na tinayo ni Tatay. Nako, maraming nagalit sa akin. Ba't daw gigibain yung building ni Tatay? Okay? So, anyway, natayo yung ating building. Oh, glorious, beautiful building. But you know what? Kahit pong ano ang gandang building, kung hindi maganda ang buhay ng mga tao, ng miyembro ng eklesiya at bumubuo ng eklesiya, wala po yung building na yan. Kaya nga, ibinabalik natin sa topic na ano ba talaga ang luwalhati ng Diyos? Amen? Ayusin po natin, sapagkat ang focus po natin ngayon ay being enriched by Christ. Okay? Marami po tayong basihan ng kung ano ang tao. Okay? Binabasa natin ang tao sa pamamagitan ng itsura niya. Binabasa natin ang tao sa pamamagitan ng lugar, ng posisyon, ng kung ano. Tama po ba? Binabasa natin ang tao sa pamamagitan ng kung anong titulo niya. Okay? Sabi sa akin Bishop, paano po ba itong gathering na ito? Lalagyan natin yung mga halimbawa kasi maraming pupuntang mga honorable na tao. Yung lalagyan po ba natin yung mga mesa na nakalagay honorable so and so? Okay? Kasi nag-iimbita po tayo ng maraming kung ano-ano mga designation sa government para doon sa ating strategic leaders celebration. At ang tinatanong ng mga event managers, maglalagay po ba tayo ng mga pangalan nilang ganyan? Ang sagot ko ito, walang pangalan. Walang honorable. Okay? Sapagkat itong gathering na ito ay hindi gathering ng gobyerno.
Kung ito ay gagawin doon sa batasan, sige, lagyan niyo ng honorable. Okay? But because this is a gathering ng mga taong humaharap sa Diyos, haharap tayo as ourselves, not according to our title. Eh, paano po natin malalaman yung mga lugar nila? Eh, dilagyan nyo lang kung saan sila galing. Kung halimbawa, galing sila sa ganitong departamento, ito ilagay. Kung galing sa PNP, ilagay. Itong table na ito ay para sa mga na manggagaling sa PNP. Kung manggagaling sila sa departamentong ito, ilagay gayon. Pero walang pangalan ng tao. Para bang nagbago yung lahat? You know? Hindi po natin maalis, mga kapatid, na pag sinasabing luwalhati, ang gusto natin isaksak yung luwalhati natin. Yung titulo natin. Ano po? Kaya nga minsan, naunawaan ko rin naman yung iba. Kapag sinasabi, it's not us, it's Christ. Kaya tayo pupunta sa ating churches, tayo magseselebra kung paano natin gustong lumapit sa Panginoon. Kaya may mga pastor na po ngayon, kapag nag-preach sila, naka-t-shirt lang, naka-maong, medyo botas pa dito, naka-sneakers, at nag-preach sila ng gayon. Because they want to come to God as they are. Naunawaan ko naman yun. Okay? Pero kung ang Diyos ay Diyos, at kung siya ay may luwalhati, at haharap tayo sa maluwalhati, eh maging maluwalhati naman somehow yung dating natin. Tama po ba yun? Sapagkat pag pumunta ka dun sa opisyon ni Presidente, hindi ka naman papapasok ito na gayon ang itsura mo. Eh ang atin pong Diyos ay may higit pa sa Presidente. Hindi po tayo nagtatangi dito sa Lighthouse. But somehow we need to learn how to come to God. God has done His share to coming to us. But He came to save, and He came to lift us up. And He came so that His glory might be seen in us. Not our glory. Not anything sa pinanggagalingan po natin. Kaya pinag-uusapan natin ang take natin sa tao. Let me tell you, hindi po lahat ng kung anong nare-reveal ay gayon na nga. Hindi lahat po ng merong malaking bahay ay talagang mayaman. Totoo ba yun? Ha? Sabi sa akin, merong tumawag sa akin, sabi, o kako, tinawagan ako ng ganitong businessman. Oh, sabi na karin din ng isa, o Bishop, mag-iingat ka dyan, ha? O bakit? Kako, businessman naman. Oo nga, akala mo mayaman, pero maraming utang yan. Baka utangan ka. Mabuti kung mauutangan ka ako. Well, anyway, hindi lahat ng gayon na ang presentasyon ay gayon na nga. Okay? Eh, pastor, eh, paano yan? Kung ang pag-uusapan natin ay ang luwalhati ng Diyos sa atin, paano natin ipipresenta ang ating sarili? Hindi po ba? Ngayon, manang pag-usapan natin, let's settle our minds. Mga kapatid, ito, being enriched by Christ. Kung tayo man po ay pagyayamanin, wala naman tayong panggagalingan ng yaman kundi ang ating Panginoon. Kung meron tayong magiging sense ng luwalhati, sense ng glory, wala naman tayong panggagalingan ng glory kundi ang ating Diyos. Tama po ba? Kung meron man tayong sasabihin karangyaan, wala naman panggagalingan ng karangyaan kundi ang Diyos. Kaya nagbibiro nga ako kagabi. Sabi ko, bakit nang pumasok si Ding Dong parang naging photo bomber na lang ang itsura ko? Nasa gilid na lang ako. Eh, magkasing tangkad lang naman kami. Hindi, matangkad po si Ding Dong kasi. Anyway, so nasaan ba ang luwalhati? Sabi sa akin nung isang awardee kagabi, alam mo, Bishop, ako nga natataka, ba't na-award ako eh? Sa totoo lang, ina-atake nga ako nito ni Katunying, tapos bibigyan ako ng award, at ang kasama ko sa award, si Katunying, eh, ini-interview niya ako sa programa niya, ina-atake niya ako. Ngayon, sabay kaming tumatanggap ng award. Sabi ko, ayos na yan. Di ka naman nag-award sa sarili mo. So, nasaan ang glory? And if we say that
there is the glory of God in us. Saan tayo magsisimula? Paano ito mangyayari? Nakikinig ba kayo? Kung meron tayong desire, mga kapatid, ay hindi yung itaas ang ating sarili, kundi itaas ang ating Panginoon sa atin. Ilagay siya sa kung sa kanyang dapat na kalalagyan sa atin. Alam niyo po ba, lahat tayo may kalalagyan? Totoo yan. Kung ang iisipin natin yung kalalagyan natin, wala mangyayari po sa atin. But then we are God's people. We are a church. We are mandated to do something together. We are to perform as one. And it was the Lord's will, and it is the Lord, it was the Lord's prayer for us to be in this together as an ecclesia. And seeing that the ecclesia or the church isn't just the building, the ecclesia is us, then pag-usapan natin ang luwalhati ng Diyos sa atin. Amen? Sabi sa akin, alam mo, dapat Bishop, pagbaguhin na nila yung pangalan ng bata sa pambansa, yung lugar ng the house, ang ikay, tahanan ng mga kamararangal. Puro sila honorable, hindi naman honora. Well, hindi po ako nagsabi nun. Sinabi lang sa akin, kinikwento ko lang. Hindi ko naman sila ina-atake. Okay? Subalit, panahon na upang yung luwalhati ng Diyos ay isipin nating talagang luwalhati nasa atin. So pag-usapan natin ito. Balikan natin yung binasa nating talata. Ang sabi ni Apostol Pablo ay ito. That He would grant you, verse 16, ang sabi. Sa verse 14, for this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named. Did you know, mga kapatid, na ang ating pangalan ay nagtataglay ng pangalan ng ating Panginoon? Amen? Mas higit pa po yan sa Abante nung araw ng maliliit pa po kami. Dumarating sa aming buhay, syempre lumaki kami mga pastor's kids. At minsan mahirap po talaga maging anak ng pastor. Yung bang, ba't yan ang ginagawa mo? Anak ka ng tatay mo. Sabi ko, siyempre anak naman talaga ako ng tatay ko. Ano magagawa ko? Pero abanti ka. Oh, okay. Bigit. Anak ka ng pastor. Paano naman yung sarili ko? Pero ito, mga kapatid, taglay natin ang pangalan ng ating Panginoon. Minsan masyado nating itinataas ang pagiging Bible Baptist. Ako, kung maaari lang talaga, daling ko lahat. Ang pagiging Lighthouse, fine. Lighthouse Bible Baptist. Diyos, pag galing sa Lighthouse yan, aba magaling yan. Fine! Pero mga kapatid, the name of our Lord Jesus Christ is greater than being a Bible Baptist. The name of our Lord Jesus Christ is greater than being Lighthouse. The name of our Lord Jesus Christ is greater than the looks of this building. The name of the Lord Jesus Christ is greater than my surname. The name of the Lord Jesus Christ in me is greater than anything that we possess. Minsan tinuturo natin, taga-Lighthouse ka, ba'y maging parang Lighthouse ka? Parang naroon na lang ang mundo natin. But let me tell you this, ang pinag-uusapan natin, ang gumagawang mapagyaman tayo ay ang ating Panginoon, taglay natin yan. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo ito, of whom the whole family in heaven and earth is named, and we are His family. Did you know that? Anong sabi ni John? Si John 1:12. But as many as received Him, sa lahat daw po ng sa Kanya'y tumanggap. Okay? At tumanggap tayo sa Panginoon. Tama po ba? Kung hindi pa kayo tumatanggap kay Kristo, hindi po kayo sa pamilya ng Panginoon. Iba po ang pamilya niyo. Pastor naman, totoo yun. Kapag wala pa kayo kay Kristo, wala pa kayo sa pamilya ng Diyos. Isa lamang ang kaparaanan kung paano ang tao ay ipapanganak sa pamilya ng Diyos. At yan ay sa pamamagitan ni Kristo.
Amen? Kaya gayon na lang ang billing ko sa mga young people. Kung maaari lang, huwag kayong magkakaroon ng relationship sa unsaved. Okay? Sipin mo, magiging biyanan mo. Sino? O kayo na bahala mag-deduce niya kung paano. Diba? Eh kung sila'y anak ng Diablo, isipin mo. Diba? Sabing ganyan ng isang nag-message sa akin. Ang brother, nagiging brother-in-law. Ang sister, nagiging sister-in-law. Ang father, nagiging father-in-law. Ang mother, nagiging mother-in-law. Eh, ang wife. Wife? Ano nagiging siya? The wife becomes the law. Yung iba sa inyo hindi nakuha. O, yan mo na. Okay na. Ang luwalhati ng Diyos. Okay? That He would grant you. Mga kapatid, ito ilagay natin sa ating sarili. Kung hindi ang Diyos ang kikilos, wala tayong luwalhating makakamtan. Totoo yan. We only can be granted. We only can be benefited. We only can receive. What have you that you have not received? The Apostle Paul said. Okay. Now, number one. Ang glory po ng Panginoon sa atin ay dahil sa kanyang pagkilos. Number one, because He is as an enriching God. Look at verse 16. That He would grant you according to the riches of His what? Glory. Na ibibigay sa inyo, ibubuhos sa inyo, sang-ayon sa yaman ng kanyang luwalhati. Mga kapatid, kung meron man pong mayaman sa luwalhati ang Diyos. Tama po ba? And along with that glory comes recognition and honor and praise and everything na kamag-anak ng luwalhati. Everything na kamag-anak ng glory, it only can come from God. And He has that ultimate riches. And all that we can do is receive. Do you want glory? Sinong taong ayaw ng glory? Sinong taong ayaw ng dangal? Sinong taong ayaw ng karangalan? I look at this. Kaya ito yung preaching ko eh. I looked at this. Sabi ko sa sarili ko, wow, what an accomplishment. What a recognition. What an honor. Ang sabi ni Apostle Paul, ano ang sabi ng Panginoon? Without me, ye can do nothing. So let's be reminded of that. Maraming tao gusto ng gantimpala. Maraming tao gusto ng reward. Maraming gusto ng tao gusto ng lahat ng recognition. Oh yes. But let us be reminded, ang sabi ng Panginoon, without me, ye can do nothing. And what the Apostle Paul said is this, I am what I am because of the grace of God. But we have an enriching God. And praise Him because He is that way. Our God, He grants according to His riches. Alam niyo, nabuti na lang ano. Did you know na ang ibinibigay po sa atin ng Panginoon ay hindi tingi? Andiyan ba kayo? Hindi tingi.
Ang Panginoon po, mga kapatid, ay hindi katulad natin. Kasi, madalas, mga kapatid, kung tayo ay magbibigay, ang ating binibigay ay surplus. Alam niyo ba yung surplus? Ha? Ang ating ibinibigay ay yung anong tawag sa Tagalog noon? Yung ha? Pinaglumaan, yan. Yung di ba naman yung labi? Iba naman yung labi. Labi, di ba? Ano yun? Ha? Oo. Nakatanggap po ako ng isang threat ng isang araw. Threat! May nagpadala sa akin ng kabaong. Si Sherry Ann. Binigyan ako ng kahon. Gift na binuksan ko. Kabaong! Yun pala USB yun. USB. Ba't ko ba nasabi yan? But anyway, tinan nyo ha, Romans chapter 8, verse 32. Look at verse 32. He that spared not his own son, hindi niya ipinagkait mismo ang kanyang sariling anak. Nakikinig ba tayo? Hindi niya ipinagkait. Subalit ano ang ginawa niya? Ha? He that spared not his own son, but delivered him up for us all. Ngunit ibinigay niya ang lahat-lahat para sa atin. Anak niya na yan. Siya na yan mismo. His only begotten son. What can be greater? You know, this whole universe that whatever is in the universe, this all came about because God said. Okay? Because God said. This all came about because He spoke. But not His Son. That's Himself. And look at what He says here. How shall He not with Him also freely give us all things? So mga kapatid, tip ba binigyan ng Panginoon? Ha? Ang sinasabi, kung lahat-lahat ay ibinigay ko na sa iyo, hindi pa ako magkakait niyan, ibibigay ko pa rin sa iyo. Tip ba yun? No, it's not. Eh pagkatapos ang ating attitude sa Panginoon, para bang sobra-sobra ka na, Panginoon, ha? Eh baka, kayo kaya ang sabihan ng Panginoon, tayo kaya eh. Sobra-sobra ka na. Binigay ko na lahat sa iyo, ha? Pati ba na... No. Kaya mga kapatid, He gives according to His riches. He does not give according sa iyo na lang ang tira. He does not give according sa iyo. Ito na lang ito. No. He gives all. Our enriching God. Ang sabi ni Paul sa Ephesians 3:8, look at what Paul says, Ephesians 3:8. Unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Can you imagine such riches? The riches of His glory, it is unsearchable. Hindi ito maunawaan, is beyond knowledge, is beyond understanding, but He nevertheless gives the riches. Lahat ng yan, mga kapatid, binigay sa atin. In Ephesians 1:7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Verse 18 of Ephesians 1, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. Listen to me. Alam niyo po, ang tao magbabayad ng kahit na ano to secure his future. Did you know that? Ang tao magbabayad at willing mag-invest to secure his future. But God has secured it for us. What more can He not give?
we have our enriching God. Kung kaya, dito po nakasalalay ang luwalhati ng Panginoon sa atin. Maliban na ilagay natin ang ating sarili as just people who receive according to His riches. You know, kasi wala naman tayo pagmamalaki sa riches natin that can equal God's riches. All our iniquities and even all our righteousness will be before Him as filthy rags. Nothing glorious. Number two. Doon po sa Ephesians 3:17, anong sabi rito? That Christ may dwell in your hearts by faith. Ang pinag-uusapan po natin, luwalhati. Okay? Ang una na bahagi ng luwalhati is because we have an enriching God and He gives that freely to us. Amen? Ang ikalawang luwalhati, ang basihan ng luwalhati ito is because we have an indwelling Christ. An indwelling Christ. Kaya ang sabi, that Christ may dwell in your hearts by faith. At sabi ni Paul, that ye being rooted and grounded in love. You know, the Lord Jesus Christ, He dwells in our hearts by faith. Sa pamamagitan ng salita, at sa pamamagitan ng pagtalima natin sa Kanyang salita. Alam niyo po mga kapatid, minsan nagmamalaki tayo mga Baptists na once saved, forever saved. Totoo yan. Amen? And we are secure in God. But sometimes, our lives are not consistent with His Word. At nagmamalaki tayo na kasi saved naman ako, hindi naman mawawala yung aking kaligtasan. Okay, fine. O, pero teka muna. Something suffers when that happens. Okay? Malaki ang nawawala, mga kapatid, na sa ating pagmamalaki, na kay tayo'y ligtas, eh gagawin ko ng lahat, ligtas naman ako. Sabi, magpo-forward na lang ako. Kaya yan ang mga katuwiran natin. Kaya alam nyo eh, akala natin yung mga nagpo-forward, akala mo kung sino masasamang tao. Ang masasama po yung hindi nagpo-forward. Baliktarin natin ang utak natin. Bakit? Kasi ang pananahan ng Panginoon sa atin, ang pagpapakita ng pananahan ng Panginoon sa ating buhay ay palaging may consistency sa Kanyang salita. Nakikinig po ba kayo? At diyan nakasalalay ang luwalhati ng Diyos. Okay? Kung hindi tayo makapagpakita ng indwelling Christ, and He only can give glory, nasaan ang luwalhati niya? At ang luwalhating ito ay wala na pong maaaring ebidensya kundi ang pagtalima ng tao sa Kanyang salita. Kaya, ang lahat sa atin, ang ating kabuuan, ay dapat maging consistent sa Kanyang salita. Alam niyo, may mga kausap ako minsan. Tayong tao, ang palagi nating nasa isip yung ating karapatan, ikay human rights. Tama? Kung ano yung ibinibigay sa atin ng batas, yun ang aking panghahawakan sapagkat ito, ika, ang matuwid. Mga kapatid, ang gawang batas ng tao ay hindi kasing tuwid ng batas ng Diyos. At kahit anong ipaglaban mo sa sinasabi ng rights ng tao, mga kapatid, ito pa rin ang ultimate. Amen? Minsan, tayo mga tao, mahilig tayo ipaglaban ng ating karapatan. Okay? Pero naman, ilagay natin ang ating karapatan na mas mahalaga ang sinasabi ng Panginoon sa Kanyang salita. Ibig sabihin, mga kapatid, natatawa ako sa Amerika eh.
pinag-uusapan namin sa Amerika. Kasi mga kapatid, meron silang tinatawag na shutdown ang government. Hanggang ngayon. Tama ba? Ika'y shutdown. Ibig sabihin, yung dapat na gawin ng gobyerno ay hindi ginagawa. No, lahat ng mga deliveries nagiging limitado sapagkat shutdown ng government, hindi aprubahan ng Kongreso yung dapat na hinihingi. Okay? Ibig sabihin, yung legislatura ayaw kumilos para suportahan yung gustong gawin ng ehekutibo. Okay. Ano ba yung gustong gawin ng ehekutibo? Ang gustong gawin ng ehekutibo, magtayo ng pader. Okay? Magtayo ng pader doon sa, ano, okay. Ayaw. O sige. Ayaw mong, o sige. Hindi mo makukuha yan. Makukuha mo lang ito kapag iniwan mo na yung proyektong yan. O sige, hindi ginawa. Ang ginawa, shutdown. Sabi ko sa kausap ko, ito mo yung mga ginagawa nila. Yung cost ng shutdown ay higit pa sa cost ng pagpapatayo ng pader. Eh di wala, talo lahat. You know, and sometimes, meron po tayong ginagawa sa ating buhay na kada na lang, o ito, karapatan ko, ito. Saka, didemand natin ang ating karapatan, ang na-jeopardize yung ibinigay sa atin ng Panginoon na kalayaan. Are you listening? Tayo po'y nag-i-enjoy ng maraming kalayaan sa Panginoon. Ibig sabihin, kalayaan sa kasalanan, kalayaan sa pagpapakita ng nakabandage tayo sa bagay na ito, but the more na ang ipinaglalaban natin ay ang karapatan sangayon sa karapatan ng tao, yung kalayaan sa kasalanan ay hindi nakikita. Naniniwala niyo ba ako? Hindi. Oh, sige, i-explain ko pa. No? Alam niyo sa aming celebration, nako, ito. Mayroong mga tao dyan na, oh, ito para sa gospel ito. Pero kapag hindi mo binigay yung hiling nila para sa trabaho, ayaw na. Magmamaktul. Eh, syempre ako yung general secretary. Okay? Sabi ko, isipin natin sapagkat alam nyo, kinakailangan nating manalangin. Okay? Sige, mananalangin kami, pero bigyan mo kami ng tent. Ay, walang tent. Ay, hindi kami mananalangin. O, teka muna. Ano ba kailangan panalangin natin? Di ba? Oo. Gagawa kami nito, pero bigyan mo kami ng magandang halaga yung pangalan namin. Pag wala yung halaga ng pangalan, tapos na. Ibig sabihin, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon, hindi natin tinitingnan itong bagay na ito sapagkat ang nakatuon tayo ay sa dapat na luwalhati ni Kristo. Nakikinig ba kayo? Halimbawa, luwalhati ni Kristo. Lahat tayo binigyan ng layang maglingkod. O sige, umawit ka kapatid. Magkaroon ka ng music. Eh, kailangan namin ng choir loop. Pag walang choir loop, di kami mag-aawit. Saan ba nakasalala yung awit sa choir loop? Naunawa niyo ba sinasabi ko? Okay? Maglilingkod kami sa Panginoon. Pero pag wala yan, hindi kami maglilingkod. Yan ang sinasabi ko, mga kapatid. Itong karapatan na sinasabi natin, hindi ito luwalhati ng Panginoon sa atin. Kung hindi masasatisfy ang kondisyon namin kapag hindi maikli ang mensahe, kapag hindi masaya ang music, hindi kami papasok dyan. E nasan ang luwalhati ng Panginoon? Nakikinig ba tayo? This is what we're saying. We have confined the glory of God to what we think is the glory sa ating sarili. Kaya marami po ang nagbibigay ika ng luwalhati sa Panginoon sang-ayon sa kanilang sariling kaisipan. But the greater thing is the indwelling Christ. Amen? Because of the indwelling Christ, mayroon yan mga kapatid na nangyayari sa buhay natin. Romans 8, 8 9 to 10. Romans 8, 9 to 10. But ye are not in the flesh, but in the spirit. Kayo ika, kahit bilang eklesia, hindi na laman ang pinag-uusapan dito.
kundi Espiritu. If so be that the Spirit of God dwell in you, it is the dwelling of Christ in us. Now, if any man have not the Spirit of Christ, and it's not just the person of Christ, but it is what the Spirit, how the Spirit controls our lives. Are we listening? Because the indwelling Christ cannot dwell except it controls us. Nandiyan ba kayo? And if Christ be in you, the body is dead because of sin. But the Spirit is life because of righteousness. So nasaan ang luwalhati? Ang luwalhati natin, mga kapatid, is when we see and when we manifest that we have the indwelling Christ in us. And that transcends all conditions. Amen? That goes beyond all limitations. That goes beyond kung anuman ang tulak ng ating kaisipan o hatak ng mundo. Number 3. Verse 23 ng ating talata. Anong sabi? Ano? Not verse 23. Doon po sa verse 18 and 19. Ang sabi, that ye may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Okay. Una, the enriching Christ. Ikalawa, the indwelling Christ. And number 2, the infilling Christ. Doon po nakasalalay ang luwalhati ng Panginoon. So ang luwalhati po, mga kapatid, ay hindi cosmetic. Ang luwalhati ng Diyos atin ay resulta ng infilling. Good? Eh siyempre, nung araw ang sabi ni Tatay eh, alam mo, yung indwelling, ang pagkakaiba sa infilling ay parang meron kang dalawang tasa ng kape. Nalala niyo ba yan si Tatay? Okay? Ika, oh, kape. Naglagay ka pareho ng isang kutsarang asukal. Okay? Yung isang tasa, hinalo mo. Yung isang tasa, hindi mo hinalo. Andun yung kape. Pareho may isang kutsarang asukal. Okay? So, ano mas matamis? Eh, di yung hinalo mo. Eh, ba't walang tamis to? May asukal naman. Hindi nga halo. Okay? Hindi naman natin tinatawaran na nakay Kristo ka eh. Pero hindi realidad sa buhay natin ang steering. Tama? Kinakailangan po maging realidad sa buhay natin that we should be steered. Ibig sabihin, pinapakialaman tayo. Dito po sa Lighthouse, ang preaching dito pakialamero. Totoo yan. Ewan ko, bakit pastor, ang preaching mo, pakialamero. Pwede ba, pupunta kami rito, pero wala nang pakialaman. Pag kumanta na, okay na, wala na. Kaya marami po, hanggang music na lang, pakinig-kinig na lang. Pero pag preaching, nasarado na actually. Pasok dito, labas dito. Dahil ayaw nilang pakialaman ang buhay nila. Sometimes we need to be steered. Amen? And steering is not always based on emotion. Hindi porke naiyak ka, you are spiritually steered. Marami ako nakikitang umiiyak. Ang sabi nga ni Tatay is iyak niyo, that's crocodile tears. Diba? We don't need crocodile tears. We need spiritual steering to realize that we need to be infilled. In John chapter 1 and verse 16, ang sabi ni John, and of his fullness have all we received grace for grace. Ika,
ang kapuspusan ng Panginoon sa atin, ang pinakastiling natin, ang infilling natin ay nasa biyaya, sa biyaya na nakay Kristo. Come on now. Kung hindi marirealize ang biyaya ng Panginoon sa atin, hindi mo rin marirealize ang steering that you are steered. Kapag kumilos po tayo sang-ayon sa biyaya ng Panginoon, sapagkat ang biyaya ay ikikilos mo. Nakikinig ba kayo? Ang biyaya ay ikinikilos. Hindi maaaring stagnant ang biyaya ng Panginoon. At kapag kumilos tayo sang-ayon sa biyaya ng Panginoon, it shows you're steered. Four. And number four, lastly, in order for the glory of God to be seen in us, then we need to realize the empowering Christ. Verse 19, and what is the exceeding greatness of His power to us who believe according to the working of His mighty power. Of His mighty power. Makapangyarihan po, mga kapatid, ang may pangalan. Makapangyarihan ang may dangal. Ito, kapangyarihan to. Ito, kapangyarihan to. Pero mga kapatid, ito pang-display lang eh. Tama? Tanggalin ko kaya ito, ilagay ko rito palagi. No? No. But the power in me does not rest here. Lumapit sa akin yung isang awardee kagabi. Sabi sa akin, Bishop, kinalabit ako. Hindi mo na ako maalala. No? Para bang pag nakikita lang medyo puti na buko, wala na ako maalala. Sabi ko, oo nga, parang hindi ko na maalala. Si Baby. Baby ni Brida? Oh, awardee ka! Si Baby, mga kapatid, nung araw nakilala ko, gumagawa siya ng mga pelikula. Maraming pelikula ginawa si Baby. Sabi niya, binasa ko yung description sa iyo. Meron ka nalang television channel. Sabi niya, oh, gawa tayo ng pelikula. Mag-usap tayo. Tutulungan kita sa ministry mo. Mahal niya, mga kapatid, hindi yun dahil dito eh. Sapagkat palagi kong sinasabi, whatever we have is the grace of God. Hindi yun sa title. That's the glory of God. But we begin with the indwelling Christ. Amen? I'd like the Lord to be seen. And I'd like the Lord to be glorified and to constantly be glorified in us. And that can be possible. But we need to understand the premise of such glory in us. This is it. Panginoon, lalapit ako sa iyo. Not because of what I am, what my title is, work in my life. Be seen in me. Enrich me. Dwell in me. Fill me. Empower me. Let's stand and pray.